330,000 pesos ay nabuo na po ang bahay at pwede na rin pong materhan. Naka-steel trusses at rib type color roof, sliding windows, door, flooring at finishing sa loob nito. Hello everyone, it's me again, Randy Yero. Welcome back sa ating YouTube channel, OFW Simple House Vlog. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito po ang floor plan ng bahay. May sukat po itong 6.5 meter by 8.5 meter. 55.25 square meter na mayroon pong 2 bedrooms and 1 bathroom. Delivery of construction materials. One load po pala na buhangin sa kanila is 1,600. At saka one load naman po ng graba or gravel is 1,500. Layout, start building the house January 18, 2022. This house is located at Tacoronc City, Sultan Kudarat, Philippines. Tatlong mason po at tatlong labor ang gumawa ng bahay at ang labor rate po sa Tacoronc City, Sultan Kudarat, mason 500 per day, labor 300 per day. Itong bahay po pala ay pagmamayari po ito ng 10 years na couple na si Ma'am Prissy Magnaong at si Sir Edmond Pantilanan. Si Ma'am po ay isang domestic helper sa Hong Kong. 2 years and 9 months na rin po siyang abroad. At ang kanyang boyfriend naman po ay isang security guard. Ito po pala ang cost price ng mga materialis sa lugar po nila. 10mm na round bar, 120 pesos. 9mm na round bar, 100 pesos. One load na buhangin, 1,600. At saka one load na gravel, 1,500. Cement, 215 pesos bawat isang bag nito. Itong lote po pala na pinatayuan nila ng bahay ay binili po nila ito sa halagang 70,000 pesos na may sukat na 100 square meter. Bago ng ibang bansa si Ma'am ay pangarap niya talaga na magkaroon ng sariling bahay. Bago po bumuo ng sariling pamilya, mahirap kasi daw na nakikitira lang. Anytime ay pwede daw po silang papaalisin. Itong bahay ay matibay din po ang paggawa nito. Malalaki po ang poste din pong ginawa at mayroon din po itong beam na nasa taas. Sa steel trusses po pala ng bahay ay gumamit po sila dito ng 2x3 at saka 2x4 na separ lens. 32 piraso po na 2x3 na separ lens ang nagamit at nagkakahalaga po ito ng 456 bawat isa. 10 piraso naman po na 2x4 na separ lens ang nagamit at saka nagkakahalaga po ito ng 530 pesos bawat isang piraso. Ito na po ngayon ang bahay, nabuo na rin po ang steel trusses nito.
Installation roofing, gumamit po sila dito ng rib type color rope, long span, na may kapal pong 0.40 mm. Ito po ang pag-install ng door jamb or hamba ng pintuan. Itong bahay ay mayroon po itong apat na panel door. 6,000 pesos po ang bili po nila bawat isang panel door dito. Bumili rin po sila dito ng PVC door para po sa pintuan ng CR at nagkakahalaga po ito ng 1,800 pesos ang seat nito. Ito po ang pag-flooring ng bahay. Gumawa na rin po sila dito ng concrete window jamb. Installation sliding window. Itong bahay ay mayroon po itong apat na sliding windows. Hindi pa po kasali ang dalawang maliliit na nasa CR at saka sa kusina. 3,000 pesos po ang nagasto nila ni ma'am bawat isang window nito na may standard po na sukat. Itong bahay po pala ay umabot po ito ng 162 bags na semento ang nagamit, 5 load na buhangin, 6 load naman po na gravel, 52 pieces na round bar na 10mm at saka 130 pieces naman po na round bar na 9mm.
start finishing or plastering sa loob ng bahay. Special thanks po pala sa mama at papa ni ma'am na nag-aasikaso sa pagpapagawa ng kanilang bahay na si Ma'am Mamilin Datulaita at si Sir Bernard Yoto. Si ma'am at sir po pala ay 10 years na rin po silang couple. Si ma'am po ay isang domestic helper sa Hong Kong. 2 years and 9 months na rin siyang abroad at si sir naman po ay isang security guard. Building the house, sa ngayon po ay gumastos po sila dito ng 330,000 pesos or katumbas na 6,600 US dollar with labor. Congratulations again to Ma'am Prissy Magnaong at to Sir Edmond Pantilanan, Hong Kong OFW from Sultan Kudarat, Philippines. Thank you so much mga ka-OFW. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please subscribe na sa Randy Yero YouTube channel. Please don't forget to hit bell button for our latest updates.